I am Miss Andrea, you can call me Miss Day, and this is Oral Communication Class. So let's get to know each other. It's not the first choice talaga. Pinilito yung pagiging guro kasi mula ng bata. Laro ko ay mag-teacher-teacher. Kaya lang, bago ako nag-aral sa college, nag-exam ako, hindi pa pwede yung timeline. Nag-work ako. Pero sabi ko, sige, wag na, mag-accounting ako. Pinili. First, ayoko talaga. It's... Hindi ko alam, ba't ako naging teacher? Siguro, ano, wala akong ano. Wala akong budget that time. So, pinakamura talaga is teaching. And then, inayal pa ako na, sabi ko, hindi ako mag-teacher. Ang daming mga, ano eh, stereotype ba yun? Or mga warning nga, ah, kapag nag-teacher ka, ganito, mababa sweldo, madaming trabaho. Kasi, nung bata pa ako, nahilig na ako mag-teacher-teacheran. Para bang gusto ko, ako yung nagbibigay, nagbabahagi sa mga pupils ko ng ano, nung kung ano yung alam ko. Kung baga, siguro, ano yun, yung bang, yun na yung naging interest ko, magmula kung ako ay bata pa. So, after ng accounting ko, hindi naman ako nakapag-board exam. Learn on, nagtrabaho sa corporate. Pero nandun pa rin sa puso ko yung teacher. It's not an easy task, which is totoo naman, hindi ganun padali. Pero doon ako na ano eh, doon ako nagkakaroon ng kasiyahan, lalo-lalo na kapag halimbawa yung mga bata na mamotivate mo. Ituro ako ng preschool after sa work ng corporate. Tapos sabi ko, bakit sa preschool for 18 years? Pero gusto ko i-share yung knowledge ko talaga sa mga, lalo na sa senior high. So it's good ano, timing siguro na tanggap ako sa public kahit matali na yun. So, kaya gusto ko talaga mag-share na nais. Kasi aside from that, kung ano lang yung nasa libro, hindi experience ko sa ako. So, pero kakadenay ko, ano yun? Umabot ako na lang. Almost 20 years, teacher pa. And para na lang, na-develop na lang siya. But actually, from the very beginning, hindi ko talaga in-expect na magiging teacher. Parang wala sa vocabulary ko na magiging teacher. Ikaw yung nagsisilbing bilang isang pangalawang magulang nila na natuturuan sila hindi lamang doon sa karunungan pang akademiko. Kung ngayon, tatanungin mo ako, nag-e-enjoy ako kahit na malayo ang biyahe. Gusto ko talaga makapag-impart ng knowledge. Basta may maalala lang sila talaga. Wisdom sa akin. Tumanda man ako mag-retire ako. Yun ang legacy ko. I love teaching. Proud to be a teacher. Thank you. Thank you. Maraming salamat. And that is the reason why I chose to become a teacher. Do you have any questions? Okay, well, I'll see you then, class. Goodbye. Bakit po ninyo pinili na maging